Sorry. Pangalawa po nating tatalakayin, ito naman pong sa SMNI, ano, tinawag na Marites. O, sabi nung isang tao, yung mga balita sa SMNI na yan is, kumbaga, Maritesan lang yan eh. Sigurado kayo. Ito po, pakita na po natin agad. Ayan. So, News 5. Ayan, binalita ng News 5. Galing daw po dito sa, ito, sa babae na to. Mamaya, malalaman natin kung sino po yan. News 5, ang SMNI network na ng, ay, network na ng mga Marites. So, ito ang iginiit ni ACT teacher Representative Franz Castro matapos umanong gamitin ng Sunshine Media Network, talagang ang binalit ang nagbalita eh, News 5 eh, no? Ito ay giniit ng ACT teacher Representative Franz Castro matapos umanong gamitin ang Sunshine Media Network International o SMNI para sa paninira ng mga tao at organisasyon. Naghain ang Makabayan Block. Makabayan Block eh, no? Naghain ang Makabayan Block. Eh, para po sa atin, kilala na natin tong mga to eh. Diba? Naghain ang Makabayan Block ng isang resolusyon nagkokondena sa fake news, peddling at walang basehang panre-regtag umano ng naturang network. O, diba? So, taas tayo. Ito po, ayan. Ito po ang sabi ni ACT teacher Representative Franz Castro. Ilagay natin dito. Saan ba yun? Si ma'am. Saan ba yun? O ayan, tuluyan na itong ginamit para manira ng reputasyon ng mga tao at organisasyon na naglalagay sa panganib ng buhay ng mga tao, kanilang sinisiraan. Hindi na maituturing na isang news network ang SMNI, kundi network na ng mga Marites. So, ayan po ang sabi ni ACT teacher Representative Franz Castro. Okay? So, reaction lang po natin yan. Para sa akin po, kasi yung mga red tagging na yun, eh, di ba nauuso, sinasabi nila, nauuso yung red tag na yan. O ano? Tapos laging ang Makabayan Block ang nare-red tag sa mga ganyan. Eh nako. Pati nga po ang vice presidente, sinabihan nila na si Sara Duterte, si Inday Sara o vice presidente Duterte ang leader ng mga red tagging. Eh sabi naman sa kanila ni Inday Sara, eh teka lang. Hindi red tagging ang pagsasabi ng katotohanan. Hindi red tagging ang tawag doon. So, alam niyo naman po ang presidente at vice presidente. Sila po ang may pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa, sa Pilipinas. At alam din po natin na sila ang may pinakamataas na intelihensya o intel sa bansang Pilipinas, 'di ba? So ngayon po, madaming galamay ang vice at ang presidente. Sa tingin nyo po ba, sasabihan nila ng basta-basta lang itong Makabayan Block na kumbaga nagiging front o legal front ano ng mga terorista? Hindi po. Kasi po talagang nung panahon pa lang po ng ating Pangulong Duterte, eh talaga namang ano eh, madami na po ang nagpapatunay na itong Makabayan Block nga daw po. O yung tinatawag na kabag, eh sila po ang nagiging legal front ng ating mga terorista sa bansa. Ano? So wala pong pagre-red tag doon. Wala pong pagre-red tag. At unang-una, paano nila sasabihin na nagre-red tag ang SMNI kung ang balita o ang mismong nagsabi ay ang ating vice-presidente? Diba? Natural, papaniwalaan mo yun. Maniniwala ka sa ating vice-presidente. Napakalaki po ng intel ng dalawa na yan. Presidente natin na si Pangulong Bongbong Marcos at si vice-presidente Inday Sara Duterte. Ngayon po, ayan niya, di ba? Kalat na kalat. UP. Oh.
Ngayon po, sinasabi nilang fake news peddling at walang basihan ang pagredag ng umano'y naturang network, which is SMNI. Nako, hindi po totoo yun, ano? Talagang, bakit ko nasabing hindi totoo yun? 100% po na sasabihin ko na halos 70-80% ng mamamayang Pilipino sa Pilipinas ay naniniwala po sa SMNI. Nakasama po ang SMNI sa War on Drugs ng Pangulong Duterte. Halos nakasama po ng nakasama po ang SMNI doon sa mga patas na pagbabalita po na hindi ibinabalita nung mga tagakabilang parlor na ano tawag sa kanila, mainstream. So ito po, kung galing po sa ating vice presidente yung mga balita na ang Makabayan Black ay nagiging legal front po, sa tingin nyo, ano lang yon, pang Marites lang po yon? Ako, hindi ako naniniwala na pang Marites yun. Malalim na pag-research, malalim na paghahagilap ng mga katotohanan at malalim na, kumbaga, pag-aalam. Malalim na pag-aalam kung ano po ang katotohanan yan. Kung talaga bang sila ay dawit doon sa mga ganong usapin. Di ba po? So ngayon, tinitira nila yung SMNI kasi ito yung network na hindi ano eh, hindi pumapabor sa kanila eh, yung SMNI. Ito po yung network na kumbaga talagang gusto din silang durugin. Eh kung hindi nyo nga po na itatanong, di ba? Nungso na nung Pangulo, nungso na nung Pangulong Bongbong Marcos, isa po ang SMNI. Si Pastor Kibuloy ang nagsabi na parang hindi nabanggit yung NTFL-CAC. Di ba po? Kung naalala nyo. Kumbaga, para sa akin, ganun sila kasuporta doon sa NTFL-CAC. Ganun sila kasuporta na gibain ang terorista sa ating bansa. Ano? So kaya po itong Makabayan Black, isa na din po itong si yung ACT teacher representative Franz Castro, eh nagngingit-ngit po. Bakit daw sila nire-red tag? Kaso, ito ang saliwa na naman. Yung mga halos kaparehas nila ng paniniwala, kagaya ni Cal Yodi, tapos yung isang talagang hindi tumatak-tatak sa isip ko yung ano, yung tumakbong senador na yun na si ano. Yung medyo mauubos na yung buhok dito, nakalimutan ko. So sinisigaw po nila na dapat i-decriminalize yung libel o paninirampuri. Pababain, kumbaga parang wala na lang. So ngayon po, ano mangyayari doon? Ano po ang mangyayari kapag ka ganun? O sabihin na natin, sige, napagbigyan sila, i-decriminalize ang libel. Siyempre po, itong mga kasamahan natin sa mga vloggers o tapos lalong-lalo na si Vice Presidente Inday Sara, eh baka mag-only red tag na yan. O, di ba? Baka rektahan na lang sabihin na, o, mga NPA kayo. O. Kasi wala ka nang iingatan ano eh, salita eh. Wala ka nang masyadong iingatan, o wag mo sasabihin na NPA yung mga yan kasi wala, hindi pa napapatunayan. O pagka yung libel is, kumbaga parang binaliwala na lang, nako, ang mamamayang Pilipino, baka kada kayo ay haharap sa television. Diba? O etong mga NPA na to. Kumbaga akin, ano lang yun ha? Ano tawag dito? Ine-example ko lang. Kasi gustong i-decriminalize nung mga kapareho nilang paniniwala, kagaya nila Cal Yodi, yung libel. O magiging only red tag na kami niyan. Hindi mo na kailangan na, kailangan, huwag mo sasabihin yun. Kailangan humanap ka ng ibang way o ibang salita para doon. Diba? Eh, kayo din po ang kawawa dyan. Ano?
kayo, tinatawag niyong Marites ang SMNA eh, porkit hindi pabor sa inyo ang mga ibinabalita, porkit nahuhuli kayo at nasisiwalat yung inyong mga ano, inyong mga pinaggagawa. Sabihin niyo, Marites, ay hindi po, ang taong bayan ay naniniwala po sa SMNA, okay?